Nagbilang si Stephen Curry sa gitna ng laban, Clamp Bros ng Warriors nag-connect. Jordan Poole sinigawan si Kuminga sa gitna ng laban. Number 6 seed na Warriors laban sa number 14 seed na Spurs na out na sa playoffs na ganap ngayong araw na ito. Well, sa first quarter natin mga idol, a quarter to forget para nga sa Warriors dahil hindi sila nakashoot ng kahit isang 3-pointer this quarter. Struggling heavily ang mga starters nila mga idol, si Klay, pati na rin si Steph Curry at pati na rin si Jordan Poole ay hirap nga. Pero fortunately nga para sa Warriors, kahit team effort ang scoring na itong San Antonio Spurs mga idol, ay meron lamang silang 26-23 lead after the first quarter. Kasama nga rin dito sa isang play ang connection ng Clamp Bros ng Warriors, steal ni Dante DiVincenzo and tough end one play naman ni GP2. At sa second quarter naman natin ay ganun pa din ang storya ng laban, struggling pa din ang Warriors sa umpisa. At dyan na rin mga idol, medyo nagsabayan ng puntos ang dalawang team. Kaso ang Spurs may lamang pa din dito at inaalagaan nila yan. Hanggang etong si Stephen Curry mga idol, nabwisit na yata at kinuha na ang first 3-pointer ng Warriors, tapos hindi pa nakakontento dahil dalawang 3-pointer pang dinagdag na dyan. Kasamang isang 4-point play na ito, napabilang pa nga sa gitna ng laban si Steph. After 14 points na siya mga idol at may 39-38 na score nga tayo with 4 minutes left in the quarter. And then eventually, lumamang na nga ang team ng Golden State. Salamat yan sa 9 straight points na tini Jordan Poole mga idol. At iniscore niya nga ang last 12 out of the 14 points ng Warriors. Kaya naman, meron na silang ine-enjoy na 3-point lead after the second quarter, 54-51. JP may 15 points, itong si Steph may 14 points. Para naman sa Spurs ay si Malachi Branham meron nga ang 14. At dito lang nga sa ating third quarter mga idol, Steph Curry inumpisa ng scoring ng kanyang 3-pointer, tas tumulong pa sina Kuminga at Klay Thompson ng kanilang 9th straight points para nga sagutin ang mga baskets ng Spurs player. Kaya't may 8-point lead na sila mga idol with 8 minutes left in the quarter. Kaso not so fast nga daw sabi nila Coach Popovich dahil itong si Keldon Johnson at Julian Champagne, 4 na 3-pointers ang binawi nga sa mga puntos ng Warriors. Yet naging 74-72 na lang ang score and then gumawa pa sila ng 72 run at lumamang na itong Spurs dito nga sa third quarter. And then Klay Thompson mga idol, pinaabot na nga sa 16 points ang kanyang scoring this third quarter lamang after ng one more 3-pointer niya. Kaso kapos pa nga rin ang effort ng Golden State Warriors dahil matapos ang 3 quarters, 88-87 ang scoring. At sa ating last and final quarter mga idol, dito na nag-take over si Stephen Curry at back-to-back 3-pointers ang ginawa. Lamang ng Warriors 95-90, tapos sinaman pa nga ng deep 3-pointer ni JP, may 8-point lead ng Warriors. Sinigawan niya pa nga dyan si Kuminga para nga ipasa sa kanya ang bola. And then si Steph na nga mga idol ang nagbuhat sa opensa ng Warriors, gumawa ng 5 straight points pang sagot nga sa 6 straight points naman netong San Antonio Spurs. Tapos si JP sali nga daw siya, isang 4-point play ang ginawa mga idol. Nagtulungan na nga dito si Steph at si JP mga idol para nga talunin ito ang team ng San Antonio Spurs. At sa uling mga minuto mga idol ay talagang parang pinagtulungan na nga, binugbog ng 3-pointer nila Stephen Curry, Klay at JP. Ito ang San Antonio Spurs at napasayo pa dito si Stephen Curry. Bagong dance move, bagong celebration ni Steph. Minagic nga ng Warriors itong Spurs mga idol after starting 0-4-13 sa 3-pointer, natapos sila na may 21 3-pointers. Anyways mga idol, si Steph meron ngang 33 points, 5 assists, Klay 31 points, at itong si Jordan Poole may 27 points. At para naman sa Spurs, nanguna nga sa kanila itong si Johnson, 22 points.